Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kawanin ng ating pamahalaan mula sa SPED, Library, at Daycare, at sa lahat ng iba pa, sa mga nag-aantay po dyan, sa mga sanggunian panlungsod na kasama po natin, the Treasurer's Office, at higit sa lahat. Naririnig ba? Dawda. Okay, mas maayos. At higit sa lahat, ang bida ngayong umaga, ang ating mga top taxpayers ng RPT at business tax sa lungsod ng Pasig, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa inyong ambag sa ating lokal na pamahalaan at sa ating lungsod Pasig. Maraming salamat din po sa pagpunta ngayong umaga. Alam ko pong may mga gagawin din po kayo. Napaka-busy niyo po mga tao. Pero halos kumpleto po ay nandito po kayo, ano? We really appreciate it. At ngayon namang umaga ay tungkol sa pag-express namin ng aming pasasalamat, ng aming gratitude sa inyong mga negosyo na top taxpayers natin, both sa business tax and sa real property tax po natin. At gaya ng alam po ng marami sa atin dito, ang budget ng ating lungsod kung ngayong taon po ay nasa 13.7 billion ang fresh fund niya, na aaring nasa mga 10 bilyong piso kada taon. Ano ngayon, bumaba ng konti nung pandemic, pero tataas din naman po yan ulit. Lalo na ngayon, nag-recover na ang ating lokal at nasyonal na ekonomiya. Alam natin na ang income source po talaga ng ating lungsod, unang-una sa lahat, number one, ang ating business tax, revenue from our businesses in Pasig. Pangalawa, ang ating real property tax o amilyar. Pangatlo lang po yung IRA para sa atin. At pang-apat lang po yung mga iba pang sources of income revenue ng ating lungsod. So ito po talaga, kayo po at yung tax na binibigay niyo po sa ating lungsod ay ang lifeblood po ng ating lokal na pamahalaan. Kung meron akong nagagawa bilang mayor, kung meron po nagagawa ang ating sanggunian panlungsod, kung meron po tayo mga empleyado na masisipag at mahuhusay, hindi po magiging posible yan kung hindi po dahil sa inyo. Muli po, palakpakan natin ang ating mga businesses in Pasig. Ang trabaho naman namin, kasama rin pala ang ating BPLO, ang trabaho naman po namin ay to make sure that it's easy for you to do business in our city. Our goal and our mission is to not introduce but to improve the anti-red tape, to improve the ease of doing business in Pasig. And in the past 3 years, we have made big strides to improve the confidence and trust of our businesses here in Pasig. We are not saying we are perfect. Malayo pa ang kailangan nating, marami pa tayong kailangan gawin. Malayo pa ang pupuntahan natin. Pero ang importante sa lahat, tama ang direksyon na pinatutunguhan po natin. Again, we are not perfect. We still have that. Every now and then, may nakikita tayo, teka, kailangan pa natin ayusin to. Our systems, whether it's our IT system that we need to improve, we need to consolidate. Beyond that, yung tao, yung laban natin kontra korupsyon. Siguro nakita naman po natin sa nakaraang 3 taon ay seryoso po tayo rito sa ating laban kontra korupsyon. Because a corrupt-free city is a business-friendly city. Kaya lahat ng pwede nating gawin, at malaki na ang pinagbago ng ating lungsod. Unang-una, sa mayor's office, alam po natin, wala talaga. At masasabi naman po ng mga ating business owners, kahit 1 piso, walang tinatanggap ang mga nasa mayor's office natin. Di tayo humihingi ng lagay. At kung may mag-alok, we take that as an insult. Talagang binabago natin kung paano ang pag-gobyerno sa ating lungsod. Kaya sana ay magtulungan po tayo, dahil muli po hindi pa perpekto mga bagay-bagay. Kamakailan lang, meron po tayo, hindi ko nababanggitin yung detalye, meron na naman tayong na-entrap, meron tayong napakulong ulit, nakawani. Ayaw naman natin ginagawa yun, syempre natin, may pamilya din yung mga yun, may pamilya din yan. Pero we need to know, everyone needs to know, our employees need to know that we are serious about cleaning up our government. Ngayon po, ang hinihingi ko naman pong tulong sa ating business sector, I'm asking for your help. Alam ko, pagka negosyante,
ang instinct or talagang as much as possible, pag merong nanghihingi sa inyo, merong humihingi ng lagay, ini-extort kayo, ang tendency po, and I understand completely, ang tendency ng ating mga business owners and business practitioners ay tumahimik na lang. Kung kaya niyo pagbigyan, pinagbibigyan ninyo. Siyempre, ayaw niyo mag-ruffle ng feathers gusto para tuloy-tuloy lang ang usad ng negosyo. Naiintindihan ko naman po yun. Pero sana, at ako po'y humihingi ng tulong sa inyo, na kung meron pong humihingi sa inyo, na alam niyo naman na hindi tama, kung meron nag-i-extort sa inyo, kung meron humihingi ng lagay sa inyo, sana isumbong niyo po sa akin. Yan lang po ang hinihingi kong tulong sa inyo. Tandaan po natin at sana, huwag nating, again, I know that your primary concern is to make sure your business is healthy and your business is always moving forward. But let's remember, or let's sana sa puso po natin, na lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay ay hindi lang po sana para sa ating mga sarili o para sa ating mga negosyo, para sa ating mga karir, kundi isipin din po natin ang susunod na henerasyon. Isipin din po natin na sana magkatulungan po tayo para maipamana nating gobyerno sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan natin ngayon ay mas maayos, mas malinis. Let's institutionalize and let's gawin na nating rooted in our culture yung clean governance. Dahil alam natin, pag malinis ang pag-gobyerno, when we institute good governance and clean governance, ang makikinabang po dito, lahat naman din po tayo. This is for our next generation. So I'm appealing to you and asking for your help. Pag meron po, whether it's in the office of the building official, pag may ipapatayo kayong building, whether it's in our treasury department or our BPLO, pag kinukolektahan na po tayo, or whatever department or office, from the mayor's office down, pag meron pong nanghihingi sa inyo, o meron tumatanggap, sana po isumbong nyo sa akin directly or sa city administrator's office natin. Yan lang po hinihingi ko pong tulong sa ating lahat. Dahil huwag na po tayo maglokohan. Alam ko naman may nanghihingi pa rin sa inyo. Pati mga miyembro ng Sanggunian Panlungsod natin may nanghihingi po sa inyo. Alam ko po totoo yan. Kaya tulungan po ninyo ako na linisin ang ating pamahalan. Hindi ko po to kaya gawin mag-isa. Kahit ang mayor hindi tumatanggap, kung yung mga iba naman ay tumatanggap, humihingi, nang-extort, mabibinbin yung ordinansa para sa exemption. Alam natin, pakikinabangan naman po ng lahat ng tao. Hindi ko po kayang linisin ang gobyerno mag-isa. Kailangan ko po ng tulong ng mamamayan natin, ng mamamayan Pasigueño at kasama po kayo dyan bilang mga corporate citizens po ng ating lungsod. Kaya in advance, I thank you for your help. Again, let us always remember that what we do in our lifetimes should not only be for ourselves, our businesses, for our own interests, but let us always keep in mind the next generation of Pasigueños and Filipinos. Maraming salamat po. Again, congratulations. Thank you to our corporate citizens and to the taxpayers of Pasig City, mga top taxpayers natin. Kaya makikita po natin sa ating makabagong estilo din ng pag-gobyerno. Pag mayroon tayo mga proyekto, whether dito, nagpa-renovate tayo ng quadrangle natin, kahit sa simpleng bagay, gaya ng tolda, pag may mga ibang proyektong ginagawa ang City Hall, hindi nyo po makikita ang pangalan ko o ng kahit sinong politiko na dito sa Pasig. Dahil alam po natin, kung meron ang pangalan dapat, may pinagawa tayong school building. Hindi na natin nalalagay na Project of Vico, plaki lang na maliit, masaya na po ako. Kung meron tayong dapat ilalagay na pangalan, dapat nga po, mga pangalan po ninyo yung nandun, sa totoo lang po. Pangalan, pero ginagawa na lang natin, pangalan ng lungsod ng Pasig, ang binabandera po natin. Tingin naman natin, yan ang tama. Nung una, ginagawa ko po yan, may mga iba rin akong kaibigan na politiko, nasabihan ako na, Biko, sigurado ko ba sa ginagawa mo? Baka isipin ng mga Pasigueño, wala kang ginagawa kasi hindi ka naglalagay ng Project of Vico Soto. Pero tayo naman, mahirap o madali, kung tingin natin tama yung ginagawa natin, titindig tayo, tatayuan po natin yun. At alam ko naman na kapag ganyan ang ginagawa natin at tumatayo tayo para sa mabuting pagbabago sa ating lungsod, ang tao na po ang bahala sa akin. Kaya sana ay magkaisa po tayo, magtulungan tayo,
hindi lang para sa ating mga sarili, pero muli po para sa ating lungsod at para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.